What's up guys, this is Dan. Today, i-review natin itong Xiaomi 13 Lite. Kaya kung interesado ka sa video na ito, panoorin mo ito. By the way, shoutout nga pala kay Marv Fernandez sa pagpapahiram nitong Xiaomi 13 Lite niya. Ito nga palang Xiaomi 13 Lite ay hindi pa talaga nire-release dito sa Pilipinas. Pero may nakikita naman akong mga seller sa Facebook Marketplace na nagbebenta nito. Itong unit nga pala na ito guys ay 8256 at nabili nga pala ito ng kaibigan ko for only 26,990. Ang laman nga pala ng box niya guys ay syempre yung Xiaomi 13 Lite, warranty card, SIM ejector pin, clear case, USB-A to USB-C cable, at yung 67 watts turbo charge adapter niya. Itong Xiaomi 13 Lite ay may 6.55-inch curved AMOLED display na may Full HD Plus resolution. Supported din ng display niya yung 120Hz refresh rate, DCI-P3 color gamut, Dolby Vision, True Color Technology, HDR10+, and up to 1000 nits max brightness. Yung fingerprint scanner naman niya guys ay under display na kaya okay na rin siya. Since high quality na yung display niya, sobrang nakaka-enjoy manood ng Netflix dito dahil maganda at accurate yung color na pinoproduce nito. Stable naman yung 120Hz refresh rate nito at napaka-responsive rin ng screen niya kapag naglalaro ako ng games. Meron nga rin pala itong dual punch hole na syempre may dalawa ring selfie camera. Yun nga lang, mas maganda sana dito kung may dynamic island siya katulad ng iPhone 14 Pro at Realme C55. Sa design naman, napaka-premium din hawakan itong phone na ito at napaka-nipis niya lang guys. Same lang din naman sila ng design nung Xiaomi CB2. Well, ito naman kasi atang Xiaomi 13 Lite ay global version lang ng CB2. Kaya same lang talaga sila. And glass nga rin pala yung likod nito guys. Kaya mas maganda kung ikakabit nyo yung clear case niya. And katulad nung CB2, meron nga rin pala itong rectangular camera island na nakagwapo lalo ng phone. Ang available naman na colorway nito ay light pink, light blue, at light black. Sa right part naman niya, makikita natin yung volume rockers at yung power button. Then sa left side ay empty. While sa baba naman, nandun yung SIM tray niya, microphone, USB-C port, at yung stereo speaker. Then nasa taas naman niya yung IR blaster at yung isa pang microphone. Sa camera naman, meron po siyang 50-megapixel Sony IMX766 main camera, 8-megapixel ultra-wide lens, at 2-megapixel macro lens. While sa harap naman, andun yung dual selfie camera niya na binubuo ng isang 32-megapixel ultra-wide lens at 8-megapixel depth sensor. So far, goods naman yung performance ng camera niya. Sharp naman, accurate ang kulay at maganda rin yung dynamic range niya. Decent din naman yung ultra-wide lens niya pero yung 2-megapixel macro lens ay medyo useless lang since di naman lahat ng user kumukuha ng macro shot. Kung may telephoto lens lang siguro ito, mas maganda siya. Sa front camera naman, nag-automatic siyang nagsiswitch to wide mode kapag 2 or more kayo sa frame. Humanga rin ako sa video quality nito guys kasi sobrang linaw niya lalo na kung sa well-lit area kayo mag-video. Kaya niya nga rin pala mag-shoot up to 4K at 30fps at 1080p at 60fps. And sa mga nanginginig yung kamay dyan, meron na rin siyang image stabilization feature. Yun nga lang, sa front camera niya hanggang 1080p resolution lang yung kaya niya. Pinahanga rin ako ng performance nito guys dahil kayang-kaya niya yung max settings ng Genshin Impact. And napaka-stable rin ng frame rate niya guys. Ito nga palang phone na ito ay may 4nm Snapdragon 7 Gen 1 octa-core chipset. Sinamahan din nila ito ng 8GB at up to 256GB internal storage. Pwede nyo nga rin pala i-turn on yung dynamic RAM feature niya para mas lalang smooth yung experience nyo. Yung software nga pala nitong Xiaomi 13 Lite ay MIUI 14 based on Android 12. Pero available na rin naman agad yung Android 13 update niya ngayon kaya don't worry. Isa pang advantage nitong Xiaomi 13 Lite is yung long battery life niya. Meron kasi itong 4,500 mAh battery capacity at supported din nito ang 67 watts turbo charging at power delivery 3.0. Sa charging time naman, kaya naman niya ma-fully charge yung phone from 0 to 100% in just 40 minutes kaya mabilis na rin. Since efficient naman yung chipset na meron siya, i-expect nyong mas matagal talaga yung battery life niya. So overall, masasabi kong sulit talaga itong Xiaomi 13 Lite na isang mid-range phone na may magandang specs na. Meron na kasi itong magandang display, solid na camera, malakas at efficient na chipset, malaking battery capacity at mabilis na charging technology. Meron din naman siyang downside like wala siyang wireless charging at telephoto lens. Pero sulit na rin siya kung tutusin.
Kaya kung gusto niya nitong Xiaomi 13 Lite, try nyo lang mag-search sa Facebook Marketplace. Sa ngayon kasi wala pa tayong information kung ilalabas at kung kailan ilalabas ito sa Pilipinas. Kaya abang-abang lang muna tayo. And I think dito ko natatapusin itong video na ito. Maraming salamat sa panonood nyo. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, pindutin nyo lang yung like, subscribe and notification bell para updated kayo sa mga paparating na videos natin.